Welcome to Lanao del Norte! Hello mga ka-parking at mga ka-jamming. Pahinga muna tayo sa jamming at tugtugan. At mag-travel muna tayo para ma-relax ang utak. By the way, this is Brian Jason Julio and welcome to my YouTube channel, Park Jam Vlogs. Bago ang lahat, mag-umpisa tayo kung saan ako nagmula at anong mga lugar ang madadaanan natin bago makarating sa Lanao del Norte, land of beauty and bounty. By the way, I'm from Tudela, Misamis Occidental. Bago makarating sa destinasyon na pupuntahan natin, ay syempre, dadaan muna tayo ng Uzamis City. From my hometown, Tudela, Misamis Occidental, to Uzamis City, it takes 20 to 30 minutes lang naman. Kaya tara, samahan niyo ako. So from Uzamis City, para makarating sa Lanao del Norte, ay kailangan sumakay ng ro-ro vessel o mas kilala dito sa amin na ferry barge. It takes 30 to 40 minutes lang naman ang biyahe ng barge from Uzamis to Mucas, Lanao del Norte. Advice ko lang sa inyo mga ka-parking at mga ka-jamming, mas maganda kung mas maaga kayo bumiyahe kasi kapag hapon na, ang haba na ng pila ng mga sasakyan. Kapag malapit na ang sasakyan nyo sa entrance ng pier, kailangan bumaba ang mga pasahero para ma-check ang temperature at kumuha ng ticket para sa barge. At advice ko rin sa inyo, kapag bumiyahe kayo, magdala kayo ng trace ID kagaya nito para hindi na kayo pumila para mag-fill up ng form at tuloy-tuloy ang inyong biyahe. Dahil sa haba ng pila ng mga sasakyan, inabot na kami ng gabi bago nakasakay sa barge ang aming sasakyan. A few moments later. Finally, sa hinaba-haba ng aming paghihintay sa pier ng Uzamis City, touchdown na sa wakas. Hello Mucas, Lanao del Norte. At syempre, sa tagal ng aming paghihintay, nagutom kami at next stop namin is Tubod, Lanao del Norte. From Mucas to Tubod, Lanao del Norte, it takes 20 to 30 minutes lang naman. Kami ngayon sa Tubod, Lanao del Norte. Katay kami ng Apuya. Kung trip nyo ay ihaw-ihaw at barbecue, abay, dito na kayo sa Street Food House. Dahil bukod sa masarap na, pasok pa sa budget at super sulit talaga. Bukod sa ihaw-ihaw, meron din naman silang mga ibang putahe na ulam. At super sarap,
ng libreng sabaw nila na ang tawag ay halang-halang. Inatawag itong halang-halang kasi ito ay maanghang. Final destination, Kapatagan, Lanao del Norte. Doon kami magpapalipas ng gabi. From Tubod to Kapatagan, it takes 30 to 40 minutes lang naman. Such a wonderful morning mga ka-parking at mga ka-jamming. Ang liwanag ng sikat ng araw at ang ganda ng panahon. Kaya excited kami na simulan na ng maaga ang aming Lanao del Norte adventure, the land of beauty and bounty. Kaya tara, samahan nyo kami. First stop, Cathedral Falls. It is located in Barangay Waterfalls, Kapatagan, Lanao del Norte. Isa ito sa mga binibisita na landmarks dito sa Lanao del Norte. Ito ay may taas na 80 talampakan at ito ay unique dahil sa structure nito na bato. At parang cathedral na simbahan, kaya tinawag itong Cathedral Falls. Next destination, Pikalawag Beach Resort. Pikalawag Beach Resort is located in SND or Sultan Naga de Maporo. Sultan Naga de Maporo is a 5th class municipality in the province of Lanao del Norte. Kilala ang Pikalawag Beach dahil sa pino at puting buhangin nito. Ang sarap sana mag-swimming mga ka-parking at mga ka-jamming, kaso marami pa kaming pupuntahan. Kaya see you next time na lang Pikalawag Beach Resort. Next destination, Majestic Kapatagan, La Libertad, Man-made Lake. Sobrang napakaganda ng tanawin dito. Sariwa ang hangin. Pwede niyong ma-enjoy ang mga rides dito habang nag-ikot sa palibot ng lawa at pinagmamasdan ang magandang tanawin. Nakakagutom ang pag-iikot at adventure namin mga ka-parking at mga ka-jamming. Kaya it's chibugan time na! Next destination, Andrew's Pizza, Maranding Branch. Ang Andrew's Pizza ay isa sa mga kilalang kainan dito sa Lanao del Norte. Hindi lang dahil masarap ang pizza nila, kundi masarap din ang ibang pagkain at putahe nila.
So paano yan mga ka-parking at mga ka-jamming? Next destination na tayo. Next destination, Jardin de Rachma. Jardin de Rachma is located in Magsaysay, Lanao del Norte. Talaga namang nakakamangha ang ganda ng tanawin at sobrang nakaka-relax pagmasdan ang mga magaganda at matitingkad na kulay ng mga bulaklak at paligid nito. At isa din sa main attraction is the giant kettle. Final and last destination, Kalilangan Cold Spring in Tubod, Lanao del Norte. Medyo malayo sa highway ang Kalilangan Cold Spring, kaya medyo mahirap kung wala kang private transportation. Malamig at linaw ng tubig, abay, hindi namin mapigilan ang aming mga sarili na mag-swimming. Total, huling destinasyon na namin to. Kaya sinulit na namin ang entrance fee na 50 pesos. Thank you for watching mga ka-parking at mga ka-jamming. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga next vlog ko. Bye-bye! Hanggang sa muli!